Sa edad na 82, kung hindi mamamasukang kasambahay si Lola Marcela direkto ng Barangay Sampaloc, Talugtog, Nueva Ecija, ay wala silang kakaining mag-ina. Kwento ni Lola Marcela, araw-araw ay kinakailangan niyang pumasok ng ibang bahay upang tumulong sa mga gawain, kapalit ay bigas upang may makain. Maraming salamat po ay kami, mahihirap kami kasi maraming salamat sa pagtutulong namin sa mga hihirap po. Ganito pa akong kaedad ng taon po, pumapasok pa lang ako tumutulong sa mga bahay-bahay. Kung makilabandira na ako ay bibigyan ako ng 2 salop, 3 salop po. So bigas na ang pinababayad sa inyo? Opo, kung walang pira po, maski bigas na lang sabi ko ma'am. Isa lamang si Lola Marcela sa labis na natuwa at nagpasalamat sa pagkakaroon ng ganitong uri ng programa sapagkat hindi tulad ng ibang istorya na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ang kwento ng buhay ni Lola Marcela ay tipikal na kwento ng pamilyang Novo Ecijano. Dahil may pandemya man o wala, mahirap pa rin ang kanilang buhay. Maswerte namang maituturing ni Janjan Directo, residente din ng naturang barangay, ang mga Novo Ecijano dahil anya tanging ang gobernador lamang ng Nueva Ecija ang nagkaroon ng ganitong programa na talaga namang malaki ang naitutulong sa bawat pamilya, lalo na sa mga kagaya nilang walang sinasaka. Ay naku, maraming salamat po dahil sa pagkakataong ito kay Gov. Ay nagkakaroon po kami ng bigas at napakalaking tulong po ito para sa amin po madam. Kaya maraming salamat po kay Gobernador po at sa kanyang mga kasama po. Siyempre madam, mahal talaga lalo na sa amin na walang taltalon, walang bukid. And napakaswerte po namin dahil sa pagkakataong ito, binigyan kami ni Gobernador ulit ng bigas po, madam. O, napakaswerte po dahil siya lang po ang tanging ganito sa bayan ng Nueva Ecija po. Ayon kay Kapitan Sunny Directo, bagaman pagsasaka nga ang pangunahing ikinabubuhay sa kanilang barangay, ay marami sa kanyang mga nasasakupan ang walang sariling sakahan na maaaring asahan at ang pambili ng bigas ang isa sa malaking suliranin ng mga mamamayan doon. Marami naman po dito kasi yung mga wala pong sinasaka, nakikitanim lang po ma'am. Kaya yung binibigay ni Gob na tig kalahating kaban, bawat pamilya ay napakalaking tulong po para sa amin dito sa mga kabarangay namin. Kung titingnan ani kapitan ng kanilang barangay na hindi naman kalakihan, ay marami na ang mahirap ang buhay na walang kakayanang bumili ng bigas, paano pa raw kaya sa ibang lugar. Kaya naniniwala siya na kung magagawa rin ng ibang namumuno ang ganitong inisyatibo, ay tiyak na walang pamilyang magugutom. Si Gob, siya lang naman talaga ang nakikita sa buong Nueva Ecija na namimigay ng ayuda na kalahating kaban na bigas. Lahat po sana ng namumuno sa bawat probinsya na kagaya ni Governor Umale, para hindi po magutom ang lahat ng mga tao, dapat tularan po nila si Governor Umale. Hiling ni na Kapitan Sunny at Janjan ang patuloy na kalakasan ng gobernador upang maipagpatuloy pa ang kanyang pagtulong sa mga mahihirap sa panahon man ng gawat o pandemya. Inihiling po namin sa mahal na gobernador na sana hindi siya magsawang tumulong sa aming mga kabarangay na nawalan po ng trabaho dahil po sa pandemic na yan. Apo gobernador, maraming salamat po. Sana po ay hindi po kayo magsasawang maglingkod sa katulad naming mga mahihirap. Kasama sina Jerome Tikia at Rigor Ponce, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.